And then, in the near future, mga kapiksi, nakikita natin na parang ang focus ng inyong attention is pagpapalawig ng inyong kayamanan. There may be some kind of delays pagdating sa mga manifestation ng mga desires nyo, pero you just have to persist. Mga kapiksi, especially pagdating sa wealth and abundance. Yung iba sa inyo parang nagkaroon kayo ng, this is the reason kung bakit baliktad yung energy nyo, is because parang hindi nyo alam kung ano talaga yung gusto nyo na mangyari sa buhay nyo. Alright? Hello guys, hello Gemini, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is anong ganap sa buhay mo. So ito isang timeless reading para sa Gemini, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwede hindi. Combination ng positive and negative energy. Tingnan natin yung mga paparating sa inyo guys, or yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay gamit itong deck na to. We have Archangel Raphael in reverse, mga kapixie. We also have Archangel Uriel in reverse. And we also have Door to Spirit. So, dasal-dasal tayo mga kapiksi, no? For some of you, baka nakalimutan nyo na magdasal. Baka nakalimutan nyo yung inyong spiritual connection. For some of you, baka madalang na tayo magsimba. And that's fine. I mean, personal preference natin yun, mga kapiksi. Pero if you have time, guys, at least magdasal tayo kahit isang beses lang sa isang araw. It doesn't need to be long, di ba? Hindi naman kailangan mahaba, pero dapat on a daily basis pinagbubuhusan natin ng attention yung ating spiritual connection, mga kapiksi. For some of you guys, maaaring nagkakaroon kayo ng konting problema sa inyong kalusugan. So, pagdating sa health, guys, kahit ano pa yan, emotional, mental, physical, sometimes spiritual, make sure na sumasangguni tayo sa mga manggagamot, no? That's something na wag na wag nyong iti-take for granted, wag na wag nyong palilipasin, wag na wag nyong dededmahin, mga kapiksi, pag may mga sumasakit sa inyo, sa katawan nyo, may nararamdaman kayong hindi maganda, may mga nakakapa kayong kung anek-anek sa inyong katawan. Sumangguni, mga kapiksi, huwag niyong palalain. It's your body signaling you, no? Kumbaga sinisignal ng katawan mo. Hindi naman makakapagsalita yung mga body parts natin, di ba? So let's say, for example, yung ating sikmura nananakit, hindi naman niya makakapagsalita na, oy, magpa-check up ka, masakit yung, may sumasakit sa akin, there's something wrong with me, may na-stuck dito, ganyan, di ba? So, ang kanilang language is yung pain, di ba? Yung pagbigay sa'yo ng pain sa katawan mo. And sometimes nga, di ba? Walang nadidetect na pain, pero meron palang sakit. So, I mean, wag na nating palalain, mga kapiksi, no? Kapag may nararamdamang hindi maganda, sumangguni sa mga manggagamot. Kung meron naman kayo mga health cards, usually mga employees, meron yung mga health cards sa company nila. Gamitin nyo, di ba? Meron kayo mga annual checkups, ganyan. Sayang yung binabayad ng kumpanya. So, pa-check up kayo to ensure lang na walang masama sa inyong kalusugan. And always affirm, no, on a daily basis na okay ang kalusugan nyo, okay ang health nyo, okay yung mga body organs nyo, di ba? Para talagang healthy kayo. And pwede rin yung pakinggan, meron tayong good health subliminal dito guys, nandiyan yun sa Pampaswerte subliminal na playlist. Pakinggan nyo rin kahit once a day lang para talagang okay yung pakiramdam nyo sa inyong kalusugan, mga kapiksi. For some of you, maaaring nagkakaroon din ng konting problema sa finances kayo, which is normal naman yun guys, wala namang hindi naman problema sa sa pera, di ba? Even yung mayayaman naman problema din sila, may mga problema, may mga challenges din sila sa kanilang finances, mga kapiksi. So kanya-kanyang degree, kanya-kanyang level lang ng problema, but ang importante is you just keep on persisting and working, di ba, towards your goals, towards your desire. Malalampasan nyo rin yan, mga kapiksi. Alright?
Okay, so comment down below guys if naka-resonate kayo dyan sa mga messages for you. Tingnan natin yung mga ganap sa buhay mo, Gemini, gamit itong deck na to. Shuffle ko to guys, hanapin ko yung energy ng Gemini, excuse me. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapixie, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng Abundance Video Course? Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, Kapixie? Kung gusto mong yumaman, umunblad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course na yan kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news, no? Meron tayong ongoing sale, guys. Until October 31, magbibigay ako ng 10% discount sa lahat na mag-avail ng course. So mag-avail na kayo, mga Kapixie. Meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyong i-manifest, guys, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinoypixietaro@gmail.com. So, eto na mga Kapixie, Gemini kayo ay na-represent ng Queen of Scrolls sa ating spread. Nakuha natin siya in reverse. So, mga Kapixie, for some of you, feeling ko meron kayong iniisip, no? May mga gumagambala sa isip nyo. For some of you, pwedeng cluttered yung thoughts nyo or disorganized. Ibig sabihin, there are too many things. Sorry, nabubulal ako. There are too many things na iniisip kayo. Hindi kayo focused, hindi kayo concentrated. So, maaaring dahil sa mga circumstances na pinagdadaanan nyo sa buhay nyo, mga Kapixie. So, tingnan natin yung recent past nyo. Yung recent past nyo, guys, maganda yung energy, no? Kasi meron ditong presence ng fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you, parang nagkaroon kayo ng some kind of agreement or commitment with a specific person. Pwede yung fire sign ito, Aries, Leo, Sagittarius, mga Kapixie. Parang tinulungan ka nitong tao na to, this person was committed on helping you, no? Lalo na kung meron kayo mga financial troubles, mga Kapixie, or just any problem sa buhay nyo. And itong person na to, malaki yung naitulong niya sa'yo in terms of pag-recover. For some of you, parang nakatulong din siya, especially kung meron kayo mga pinagdadaanan sa kalusugan nyo. Pwedeng meron kayong emotional pain na pinagdadaanan before or mga problema. Sometimes kasi guys, 'di ba, pag may problema tayo, lalo na pag stress, feeling natin may masakit sa katawan natin, ganyan, parang naapektuhan yung kalusugan natin. So for some of you, parang ganun yung naramdaman nyo, but there is this one person na parang nandyan lang siya palagi sa tabi mo and hindi kanya pinabayaan, hindi kanya iniwan all throughout your deepest, darkest journey sa buhay mo. Nandyan siya para sa'yo. So, this can be a specific person sa romantic, pwedeng partner mo or lover mo, ganyan, or pwede rin kaibigan mo, best friend mo, somebody na close sa'yo, or even parents, mga Kapixie. Pero ang maganda nito is itong person na to, talagang this person stayed loyal and nandyan siya para sa iyo, mga Kapixie. So tinulungan ka niya na hanggang sa makarecover ka, hanggang sa makabawi ka. And sa iyong present situation, nakikita natin dito na talagang natatapos na yung mga problema nyo, no? So ito yung nagre-represent ng problems, mga Kapixie, but this is already in reverse position. So nakikita natin na patapos na yung mga problema, yung mga challenges nyo. Although for some of you, parang feeling ko nagkakaroon kayo ng miscommunication, misunderstanding with other people. And hindi naman yun maiwasan. Siguro, if meron man kayong na-experience na some kind of misunderstanding sa ibang tao,
pag-usapan nyo na lang mabuti, guys. No? Kailangan lang mag-set ng expectation, di ba? Yun lang naman yun eh. Itanong nyo sa kanila kung ano ina-expect nila from you. And then, kayo din, tanongin nyo din sila kung ano yung ina-expect or alamin nyo or sabihin nyo sa kanila yung ina-expect nyo from them. Tama ba? Kayo sa kanila and sila sa inyo, no? Tapos, kailangan magkaroon kayo ng some sort of agreement, ganyan, mag-compromise ganyan para mag-meet kayo halfway, mga kapiksi. Okay? Ganun lang naman yun, guys. And for some of you sa inyong present situation, nagkakaroon din ng some kind of separation dito, mga kapiksi. Pero this is separation from challenges. Yay! So, maganda ito, guys, no? And yung iba sa inyo, guys, if meron kayong mga anak, adults, ganyan, let's say, for example, meron kayong mga anak na nakatira sa poder nyo, tapos parang adult na sila ngayon, I'm sensing na parang lilipat na sila ng bahay or pwedeng aalis na sila sa poder nyo kasi they want to go solo, gusto na nilang mamuhay na mag-isa, mag-explore, maging independent. Sa ibang bansa, normal yan, no? Pero sa mga Asian countries, sa atin kasi, di ba, kahit gaano katanda na yung mga anak natin, okay lang sa atin na magkakasama tayo sa isang poder kahit na may mga apo-apo pa, di ba, magkakasama pa rin sa isang bahay. But sa ibang bansa kasi, iba din yung culture nila. Kapag 18 above na, countries, di ba? Babay na sa parents. So, in your case, mga kapiksi, regardless kahit ano pa yung edad nito, pero I feel like this is already an adult na lilipad siya on his or her own. So, supportahan na lang natin, mga kapiksi. Siyempre, one way or another, dadating talaga tayo sa point na magkakaroon tayo ng separation sa mga anak natin kasi kailangan nilang matuto rin na tumayo and kumilos sa sarili nilang mga paa, mga kapiksi. Alright? And then, in the near future, mga kapiksi, nakikita natin na parang ang focus ng inyong attention is pagpapalawig ng inyong kayamanan. There may be some kind of delays pagdating sa mga manifestation ng mga desires nyo, pero you just have to persist. Mga kapiksi, especially pagdating sa wealth and abundance. Yung iba sa inyo parang nagkaroon kayo ng, this is the reason kung bakit baliktad yung energy nyo is because parang hindi nyo alam kung ano talaga yung gusto nyo na mangyari sa buhay nyo. Alright? And yun kasi yung starting point, mga kapiksi. So, dapat alam mo kung ano yung gusto mo. Gusto mo ba magtrabaho? Gusto mo bang magnegosyo? Gusto mo bang mag-freelancer na lang? Gusto mo bang mag-online selling na lang? Yung mga ganun. Gusto mo bang mag-invest na lang? Or gusto mo multiple streams of income? Okay lang din. So, pero, yun kasi yung reason. Yung iba sa inyo, parang feeling ko, you like to do multiple things at once, pero wala kayong, it's either wala kayong nasisimulan or wala kayong na-accomplish. Yun kasi yung mahirap kapag ka multiple streams, no? Sometimes, because kakain yan na oras mo eh. So, yung energy mo, makakalat din, distributed din. Yeah, so siguro kailangan mo lang muna mag-focus sa isang bagay right now kapag stable na, tsaka mo planuhin yung next course of action mo, tapos from then on tsaka na mag-decide kung ano yung next na gagawin mo. Mag-planning lang, yun lang yung importante. Planning, that's why avid fan talaga ako ng planning. Palagi kayang sinishare sa inyo, mga kapiksi, I always plan ahead. I'm a very organized person. Kaya gusto ko talaga may planning, mga kapiksi. So, yeah. Alright. So, comment down below, Gemini, if nakaresonate kayo dyan sa mga messages para sa inyo, guys. Ito yung ating 2024 kapalaran, mga kapiksi. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.